Saan galing to? Mga bagong uniforme po, galing kay General Luna. Anong bagong uniforme? Eh, may uniforme na tayo. Pinag-isa po ni General Luna ang disenyo para magkaisa po ang kilusan. Kung makikinig sa hambog na yun. Pinag-utos din po ito ni Presidente Aguinaldo. I'm Engineer Pedro Antonio Javier and I'm a military consultant with respect to the uniforms and the tactics used during the Philippine Revolution in this film. I'm Teacher Maki Hosalia. I'm also a consultant in the uniform and the revolutionary tactics. Before Antonio Luna entered in the military in the Philippine Revolution, they already have the Rayadillo uniform used during the time of Bonifacio, Jacinto, nung buhay pa sila. But when Antonio Luna came during the Philippine-American War, they changed the design. Ang pagkakaiba, mostly sa collar design, sa pockets, and most especially sa ranking. The purpose of the uniform is to distinguish between enemy or foe. And during the Philippine-American War, the Filipinos used the Rayadillo uniform commonly, while the Americans blue shirt pantaas, then khaki yung pambaba, so you can distinguish. Second is in the uniform, they place the ranks. So alam mo kung sino yung private, yung general, yung tiniente. And kung meron kang distinction, you feel proud. You feel proud to fight. Hindi kayong basta insurgent lang na rebelde na nakayapak. So, it really affects yung motivation nila. Malaking trabaho ang pagkaisahin ng bansang Watak-Watakoven. Ang Katipunan Army is a semi-feudal army. May mga kanya-kanya silang commander, tapos yung iba hindi nila sinusunod because hindi naman sila affiliated doon. And at the same time, yung problema sa regionalism. Ang regionalism kasi, ginamit ito ng mga Kastila para, siyempre, i-divide yung mga Filipinos, ano? So, ikaw, Pampango ka, ikaw, Bisaya ka, isa, yung Iloco, and so on and so forth. So, walang unity. So, nung panahon ni Luna, gusto niyang baguhin yung sistema. Ang vision niya is, one nation, one army. Sinong gustong sumugod? Wala ba sa inyo mga kabayan? Plano ni Luna, yung mountain province, yung Cordillera, gawin niyang isang malaking base ng Republic. Tapos, para maisakatuparin yung second phase ng war plan Luna. Sa pagsulong ng mga Amerikano, unti-unti nga atras ang buong pwersa natin habang nagtatayo ng isang malawak na kuta sa Cordillera. Hindi man natin sila malalamangan sa bilang o sa teknolohiya, tatalunin natin sila sa taktika. Ang war plan Luna, intended niya na to bleed the enemy with blood and money. Pagasusin sila ng pagasusin, yun ang purpose talaga nila para pag malaki na yung casualties ng Americans, magkakaroon ng clamor sa may US, and then yung citizen na nila mismo, yung magpapahinto ng war. Yun yung pinaka-main strategy ng mga Republican Army. Pagpasyahan na ninyo ang plano kong magtayo ng kuta sa Norte. Ito lang ang pag-asa natin laban sa mga Amerikano. Dun sa pelikula, makikita nyo, may mga general doon, kahit alam nila na tama sinasabi ni Luna, ayaw nila sumunod dahil pride at power. Yeta! Kung naghahanap ng away yung hayop na yun, away yung bibigay ko sa kanya. Tabi! Lahat sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ko, kaya walang dapat na tumutol. Ang mga ordinaryong sundalo at saka mamamamayan naman, gusto ng kalayaan at matalo yung napakalaking kalaban, which is ang Amerika. Pero they don't want to give what it takes, what it needs to get this goal. Wala silang disiplina, kaya dun galit si Luna. Walang nakaangat sa batas, kahit na presidente.
Kahit gaano kagagaling ang smaller units mo, if they will not work together, sila lang mismo mag-aaway-away. If we were not united, we will not win the war. Maring hangin nga ito sa pandinig natin. Pero para kay Luna, totoo lahat yun. At ang huli kong mensahe, katulad na sinasabi sa atin sa Kristyanismo, di ba? Forgive and forget. Pero in history, forgive but never forget. Because if you do, the fault or mistake of history will repeat itself. Si Luna ang pinakamahusay kong general. Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaaway kaysa mga Amerikano. Ang ating sarili.